siguro. Pasunod na kanto. Hello guys, at ngayong araw ay ipapakita ko po sa inyo kung saan kami kumukuha ng lupa na taniman ng mga halaman natin. So it's very healthy kasi ayan, galing yan sa baboyan. At ngayon ay papakita ko sa inyo kung anong process. Siyempre kasi yan ay hindi pa pwede kasi fresh pa yan. So papakita ko po sa inyo yung kinuha ko pong soil kanina. Bakit ka ba nanunuka? Ay, ikaw kaya ang tukain ko. Ayaw mo akong padalin eh. Grabe siga mo ah. Pwede ba sa ang laki mo? Ilang kilo ka na ba? Maabog ka ng 7 kilo. Sobra yan. Ayan o, kumpara sa native na manok na. Ang layo-layo. So guys, ayan na po yung ating soil. Binilad po sa araw para mamatay yung mga bacteria. So ngayon ay unti-unti na natin. Alam nyo kanina, ang dami itong ano eh. Ang daming burmi. Yung burmi, yun yung bulate, no? Yun yung healthy na bulate. Maano sila sa halaman. Ayan, alam nyo kung bakit natin binibilad sa araw para mapatay yung mga bakterya. Ngayon, so nabilad na sila ng isang araw. So, ayan, may mga burmi pa rin, no? Nagtago yung mga burmi sa, yung burmi yun ang bulate. Nagtago sila sa ilalim. Pero ang iba patay, namatay yung ibang burmi. Pero okay lang. Matutubo ulit andyan. So tatamnan ko po siya ng petunia, yung mga alaga kong mga halaman sa taas. So lalagyan ko po siya. Ayan. So nakagawa tayo ng 6 na pots. So i-prepare po natin yan. Kasi dito sa taas na ako sa terrace. Marami akong tanim dito. Halimbawa, eto yung sili. Namumulaklak siya, namumunga na. So yung marami akong petunia. Yung mga petunia kasi na to, galing pa sa ibang bansa. Ayan. So pinag-aaralan ko sila kung paano sila makultivate. Ayan, healthy sila oh. Ang ganda ng tubo nila. Tsaka marami akong mga flowering plants dito na unti-unti ko rin na ibebenta. Ayan, so marami akong ayan o. Oh. Ayan, ito petunia yan eh. Masipag nila mamulaklak. Yan ang mga petunia. Ito naman hindi ko alam ang ID nito eh. Pero alam mo, yung pati yung talbos ng kamuti, ang ganda oh. Ito yung basil. Yan. Ito yung pipino. Andromeda. Iba-iba. Ang dami kong ano. Ang dami kong varieties dito. Iba-iba. So, ayun ngayon, papakita ko po sa inyo kung ano yung gagawin ko dun sa soil. So, ang unang gagawin natin, bago natin siya tamnan, diligan muna natin. Ayan. Kasi, binilad ko siya sa araw. Binilad ko sa paaraw, mamatay yung mga bacteria niya. Kasi, a fresh soil ito na galing ng ano eh. Galing siya ng baboyan, yung mga dumi ng baboy, eto yun. So, didiligan natin siya para mabuhay yung mga itatanim nating halaman dyan. Ang dami kong, ano, ang daming patubo ng petunia, no? Kung gusto kong binabantayin ko talaga yung mga seeds ng petunia, kasi gusto ko silang paramihin. Ayan, mga baby petunias yan. Tapos marami ako doon. Ito yung taas. Hindi ko siya naasikaso. Pero ang dami ko talagang patubo dito. Yan, puro petunia yan yung tumutubo na yan. Guys, nandito ako. Ah, nakikita niyo sa taas ko yung mga sampay namin. Ano. Ganyan talaga. Kung saan ka makaka... Hello! Kung saan ka makaka... yung madali. Ayan ang gagawin natin. So maraming tao sa baba. Kasi yung iba naghatid ang palay. Tapos yung iba, yung panday namin doon sa Manika viewpoint, yung Wengays doon. So, nandito nandyan sila sa baba.
So ngayon yung gagawin natin, kasi yung mga pitonya na patubo ko na, nakalagay lang siya dito. So it's time na, pwede na silang i-move, kasi pwede na silang identa. Ang gagawin natin, ililipat na natin sila dun sa pot. Alam niyo mama, dali kasing gawin yung ganito. Kasi pwede na natin gupitin sa gilid. O pwede nyo na lang napisilin pataas. Kasi gusto ko isama na rin yung soil para hindi masira yung ugat. Yan. Yan guys, oh. Para safe, para hindi mamatay yung pitonya natin. So, ito tanim natin yan dyan. President, ayan, ako din mo blasa rin, di ko din mas mahuka ako. Dali, malaro, ito na kita rojo. So, yan, hihintayin na natin yan na lumaki, tapos pwede na natin siyang i-market. So, ganun lang din yung gagawin natin dun sa iba. Ayan, o. So, same process lang. So, bagong tanim uli yung ating pitonya. So, ayan, naaalagaan na natin. Alam niyo yung isang pot neto, binibenta ko siya ng 65. 75, pag malalaki, 75 na siya. So, pag may bumili ng dalawa, 150 agad. So, ang bilis, di ba? Parang kasi nagtanim ka lang, iwanan mo lang siya ng isang araw. Tapos, pagbalik mo, tumutubo na siya. Ito marami nito sa Russia, no? Ang ganda nito kasi yung bulaklak nito is para siyang plastic na violet. Ay, nakalimutan ko na yung pangalan. So, tatamnan uli natin yan. Guys, oh, yan. So, pwede na uli ako magpating nito. So, samahan niyo uli ako nito. Hintayin. Sa pagkuha lang nito, medyo ingat-ingat lang. Maingat talaga. Kasi nga yung ugat niya is ano eh. Maselan siya. Alam nyo, bilang OFW, dapat maging handa ka sa pag-uwi mo sa Pilipinas. Dapat may mga idea ka talaga kung paano ka makasurvive. Kasi katulad dating mga OFWs, nasanay na tayo no, ng buhay sa abroad. Parang napakahirap na na start tayo sa Pilipinas. Pero pag iniisip-isipin mo lang na kaya mong gawin talaga. Ayan, so yan. Sa isang puno siya, no? Dalawang puno actually, pero pwede ko siyang tanggalin later. Tapos, alagaan na natin yan. Tutubo na yan siya. So, meron pa. Sa isang daan, kasi yung ginagawa ko niyan, yung dahon niya, yun ang pinaka tinatinim ko. Tapos, yung pipiliin natin, yung may ugat na yan. Naka-attach pa siya sa mother niya eh. Yan. Kasi pwede pa siyang tumubo ulit. Ayan, so pangalawa. Tapos kukuha tayo ng pitonya. Ayan.
So, yung petunia natin. Ganyan lang siya kalalaki. Hi! Okay guys, so ayan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, so ayan po yung aking itinanim ngayon. So abangan po natin, yan papakita ko po sa inyo after 3 to 5 days kung paano yung growth po nila. Okay, salamat sa panonood. Continue to watch my vlogs and please subscribe to my channel Wenge's Vlog, and don't forget to hit the like button and the share button. Maraming salamat. Bye-bye.